Happy Trucking Channel everyone. Welcome sa ating channel, guys, at welcome sa mga subscribers natin diyan, at welcome din sa mga napadaan lang sa ating video, sa mga nagbabalik na viewers natin. Welcome kayo ulit, guys. Before tayo mag-start, guys, ipahit naman ako ng isang notification bell at pa-subscribe na rin ako, pati na rin pa-share na rin ako ng ating mga videos. So anyway, guys, ito nga nakikita nyo, puro mga 6M70 at 10-wheeler wing van. Guys, ito sinamantala na natin kasi nag-aayos sila ng mga unit dito yan sa Subic, guys. Ito, kagaya na ito, guys, itong new face na 6M70, ang ganda ng tikas, and then 10-wheeler wing van. Take note, guys, sold na po natin, na-sold po natin yan. Yan, sa isa sa mga subscribers natin. True online lang yan, guys, no? Walang inspection, actual inspection, virtual inspection lang to, guys. So ito naman, guys, yung puso 6M70 na sold din natin sa isang subscribers natin na nagtiwala din sa atin, guys. Alam nyo, guys, masarap sa pakiramdam yun, nakakatulong tayo sa mga subscribers natin na naghahanap ng mga unit. So ito, guys, 6M70 din yan, guys, no, na 10-wheeler wing van. So guys, tara, tignan natin kung ano bang, kung ito ba eh, dapat ba nyong bilhin o hindi. So dito, guys, sa part na to, ang ganda kasi chrome plated, kita nyo naman, guys. Magandang magandang unit. Bubble top yan, guys, no. Alam nyo ba, guys, ang mga bubble top eh talagang eh maganda yan. Number one choice yan ng mga tracking. Yan. So dito naman, guys, sa chassis na to, solid, magandang ang chassis, guys, pati secondary chassis. Mga gantong criteria na unit, guys, ang dapat yung binibili dahil malaki ang secondary chassis niya. Malapad, especially kung mabibigat ng mga karga nyo. So ito nga, guys, yan. Ang ano lang dito, napansin ko lang dito, guys, no, sa wing van na to, itong body niya, I think this one is converted. Galing to sa 12-wheeler. So yan, guys, sa mga expert, alam nyo naman yan, guys. Dahil yan, guys, may paganyan, no. So mostly, guys, sa iba, kung maselan ka, yan, sa ibang maseselan kasi, yan, ayaw nila nang galing 12-wheeler. Ewan ko, guys, kung bakit. So hindi naman siya issue, pero guys, ito original molly yan, guys, no. Yan, original molly yan. Kasi nga, guys, pag mga converted kasi, guys, hindi siya nagkakaroon ng, nakikita niyo yung lock niya sa ilalim. Maganda yung kasi ganyan, guys, pag pinapalagyan ng lock, kasi nadadagdagan yung integrity ng body ng wing van. Ngayon, kung bibili kayo ng mga ganitong klaseng unit, guys, palagyan nyo ng lock. Yan, kagaya nun, no, yung sa may lock dun sa may ano, para hindi umiwala yung wing van if ever na may laman siya. So ayan na naman, guys. So ito, ayan, guys, sa may pintuan, nakita nyo naman, guys, stainless na stainless. Ang ganda, guys. Hindi, may camera yan. So ito, guys, recommended pa rin naman itong unit na to. Kasi nga, guys, sariwa ang unit, guys. Kita nyo naman, guys, so compared to yung side guard nya, diba? O, kita nyo naman, guys, so diba, iwas kalawang 10-wheeler wing van yan, guys. At syempre, sa mga 10-wheeler wing van, kung mga karga nyo, especially sa mga tracking, ayan. So ito naman, ayan, sinasabi ko sa inyo, guys, yung lock, mas maganda padagdag nyo ng ganyan na lock. Kasi iba kasi hindi yan na ilalagay. Ayan. Pero guys, ito makikita nyo naman, meron siyang dalawang tangke. Itong tangke na ito, siguro mga around 300 liters or hindi ko alam, basta, guys, okay to. Kasi recommended ko talaga to, guys. And then pagdating dito sa taas, guys, under kung ano siya, under recondition ng unit, at meron siyang maroon na ortilla orange na original from Japan, at high roof nga, syempre, guys, bubble top to. Hindi nyo dapat to pinapakawalan yung mga ganitong klaseng unit kasi nga, guys, ang pogi talaga. At ito naman, sa color blue na to. Yan, sa isang subscribers natin, guys. Napaka-simple na itong mga unit na to. Pero guys, alam nyo, quality. Ito pa, guys, yung Isuzu na new face. Ayan. So dito yan, guys, sa may gateway. Yan, sa Subic. So sa mga viewers dyan na nagtatanong kung saan ba to, dito po yan sa Subic, sa may gateway park po. Ayan, dito po yan kay Mr. Otolan, kay Mr. Imran. Yan. So pero guys, kung gusto nyo pa rin magpa-assist sa atin, so thank you po kung magpa-assist po kayo. Yan. Pero dito, guys, ito sa buyers, sa nakabili, maganda yung unit na nabili niya kasi, guys, sariwang sariwa din ang nabili niyang unit. Ayan, no, pakita ko sa inyo, guys.
O talaga hindi tayo mapapaya sa mga subscribers natin. Kapag nagtanong kung meron ba kayong ganyang unit, syempre tayo magbibigay tayo ng budget meal, tapos recommended pa, at hindi rin tayo mapapaya. As is unit pa rin naman yan, guys. So pero dito guys, sa part na to guys, merong konting job order na pinalagyan ng subscribers natin. Pero ayan nyo guys, i-future natin yan pag natapos na gawin tong unit na to. So ayun guys, pero guys nakita nyo naman, napakasariwa na itong mga unit na to. So again tayo guys sa precise pag pumipili tayo ng unit para sa kanila, dumidepende din kasi tayo sa budget. So syempre guys, kung may budget naman kayo, so mas maganda kasi guys kung magbibili kayo ng truck, huwag nyo titipirin. So hindi naman masama magtipid, pero guys syempre the more na ano quality, medyo may pragka price guys. So yun naman guys, tumataas ang duties and taxes dito sa Subic. So ayun lang naman guys, so, maraming salamat sa panonood nyo sa ating video guys. Hopefully sana guys dumami pang mga mag-subscribe sa atin guys, at marami pa tayo may pakitang unit, and stay tuned lang palagi sa ating channel guys. So ayun lang naman guys, happy trucking channel everyone. Thank you and God bless and bye bye.